another simple recipe na naman po mapapanood nyo sa channel ko. Ito ay tinatawag na adobong matanda. At ito ang mga kailangan natin. Una, maraming bawang, sibuyas, siling green, suka, baboy, asin, tubig, at syempre paminta. Buksan na natin ang kalan and it's cooking time! So una, maglagay po tayo ng mantika sa ating kawali para sa ating paggigisa. So painitin lang natin siya hanggang sa pag mainit na, ilagay na natin yung bawang. So ayan, ilagay ko na yung bawang. Importante pala mga ka-chicks na maraming bawang sa adobong matanda kasi isa yan sa nagpapasarap ng adobo natin. Tapos alam nyo ba, dati nung nagluluto yung papa ko ng adobong matanda, napapatanong ako, bakit adobong matanda? Siguro, matandang baboy yung niluluto, hindi biik, di ba? Ang kulit eh, no? Pero yun pala, ano, kaya tinawag na matanda kasi mga yung nagluluto, yung mga matatanda dati. Ganyan daw yung klase ng pagluluto nila ng adobo, yung walang toyo. So yun, sa ibang lugar, tinatawag yan na adobong puti. Ganun. Ganun yun. So ayan, nilagay ko na rin pala yung ating sibuyas, which is optional lang po yan. Pwedeng may sibuyas, pwedeng hindi. So kung lagyan mo, wala namang mawawala, di ba? Dagdag lasa pa. Pati itong siling green na to, naglagay lang din ako kasi kung kilala nyo na ako, mahilig ako sa maanghang. Diba? Kahit sa ibang video ko dito sa channel ko, lagi nyo makikita na may sili sa niluluto ko. Pwera dun sa ano ha, sa mga sweets na niluluto ko, pati sa sopas. So ayan, nilagay ko na rin yung baboy na pinakuluan ko na rin yan kanina. At medyo napalambot nga yung pagpapakulo ko kasi kanina tagal ko yata napakuluan yan. So ayan, halo-halo lang tayo para ma-absorb po ng baboy yung mga ano natin, ingredients na iba pa. Habang niluluto ko yan, naiisip ko gusto ko medyo papulahin yung baboy natin. So, kaya tinakpan ko siya. Ayan, tinakpan ko muna siya. Tapos, nag-antay ako siguro mga 1 minute lang. Tapos, pag-check ko, taraan! O, ayan, medyo nanikit yung ating baboy. So, hindi siya nag-brown eh. Nanikit lang talaga siya. Tapos, naisip ko, wag na nga papulahin, wag na pa-brownin ng konti yung baboy kasi baka mamaya kakadikit sa kawali, dumikit na lahat ng laman. Nahirapan na ako mag-sandok, diba? Maghalo. So, hindi siya magandang idea. Lalo na kung malambot na yung baboy ng na nilagay natin. Mali kasi ko eh. Mali. So, yan. Halo-halo lang. Tanggalin natin yung mga nakadikit sa kawali natin. Ayun o. Dapat pala pinirito ko muna. Kung gusto ko na medyo malutong. Pero usually, ganyan naman talaga yan. Sasama mo lang talaga siya sa gisa. So yan, after nyan, lalagay ko na po yung suka na isa rin sa importanteng ingredients talaga ng adobong matanda. Kasi yan talaga yung pinaka main ingredients bukod sa baboy. Yung suka, asin, and bawang at paminta. Yun, yung apat na yun. So bandali lang itong recipe na to. Ha? So naglagay na ako ng asin. Dapat dahan-dahan lang din kasi baka mamaya mapaalat naman yung luto natin. So, maigi na magkulang kasi madaling magdagdag kesa yung sumobra, mahirap magbawas. Diba? So, yan. Naglagay na ako ng paminta.
Masarap yan, maraming paminta din. May paminta na, may sili pa eh, no? So, takpan muli natin para ma-absorb po ng baboy yung suka. And after siguro 2 minutes, haluin ulit natin siya para siguraduhin na hindi naninikit sa kawali yung baboy. Kasi after nyan, maglalagay na po tayo ng tubig. Ayun na pala. Bilis, no? So, naglagay na ako ng tubig para konting ano pa, konting pakulo. Ayan, kinakadkad pa po ni ate ang mga gilid-gilid. So, ayan na. Hindi ko na nakitang pinuksan yung kawali. So, ayan. Medyo na-reduce na yung tubig na nilagay natin kanina. At ayan na. Ayan na ang ating adobong matanda. Diba? Magmantika na siya. At ayan yung masarap sa adobong matanda talaga. At ito na ang ating finished product. Ang adobong matanda. So guys, kung na-enjoy nyo ang video na ito, please huwag kalimutang i-like, share, mag-comment, at mag-subscribe sa channel ko, Melotrondina. So maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga hindi ko pa subscriber, subscribe na kayo!